Hello! Magandang araw, magandang buhay, mga kapaparood love ko, mga kaibigan. Kumusta po ang inyong buong maghapon? Ang inyong buong linggo? Ang inyong buong araw? Lalo na pa sa mga driver na kagaya ko. Kumusta po ang inyong pagmamaneho? Kumusta naman po sa kalsada? Kumusta naman po ang inyong performance sa kalsada? Ulitin ko po. Wala bang nagalit sa inyo na kampanya motorista dahil sa in-overtake nyo ng mali or kinat nyo? Wala bang mga nagsumamaan loob sa inyo? Mahirap po yung pagka may sumamaan loob sa atin, kahit pasabihin natin na tayo ay makakalayo. Pero tandaan mo, mas mahirap yung ikaw ay minumura kahit na ikaw ay malayo na at sinusumpa ka. Tandaan mo po yan. No? So, may panibagong topic tayong pag-uusapan ngayon. Okay. Naranasan mo na ba ang masiraan ng kambyo? Habang ikaw ay nagmamaneho, naranasan mo na ba ang habang tumatakbo sa sasakyan mo, bumigay ang kambyo mo? Ano ang gagawin mo sa tingin mo? No? So, i-share ko sa inyo guys ngayon kung anong ginawa ko. Paano ko na-survive? Paano ko na-iuwi ang truck? Paano ko naibaba ang pangarga? At higit sa lahat, paano ko po nadala sa garahe ang aking unit o truck unit? Makikita nyo po yan ngayon. Pakikita ko po sa inyo. Manunood po tayo ng technique. At sana po, kapag dumating sa inyo ang sitwasyon ganito, nawa ay huwag kayong matataranta. Gayahin nyo lamang po yung technique na mapapanood ninyo. Tara, puntahan na natin. Oops, baka hindi pa kita subscriber, so baka hindi pa tayo magkaibigan. No? Wala kang gagawin, kundi pakisubscribe lang ang channel ko. Nandyan lang, makikita mo yung subscription icon. And paki-press yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video yung gagawin ko pa. And paki-like. Nandiyan din sa baba and paki-share din sa iba upang nang sa gayon malaman nila ang kanilang gagawin once na dumating ang pagkakataon na nasira ang kambyo ng kanilang sasakyan na hindi sila matataranta. Alam nila ang kanilang gagawin. Tara, puntahan natin. Panoorin natin. Tara. So, tara guys, manadayo, no? Panoorin natin kung paano ko ginawa. Ito actual mismo na pangyayari, no? Tara, panoorin natin. Nadayo. So guys, ngayon may sira itong kambyo ko. Pahirapan pumasok ang kambyo. So paikita ko sa inyo kung paano ko na-survive ang biyaheng ito na pahirapan sa kambyo. Actually, wala siyang kwarta. So kung ano-anong kambyo ang gagamitin ko, tingnan nyo po. Baka po sakaling sa inyo mangyari, mataranta kayo, mayroon pong iba pang paraan, no? Kaya lang, talagang may changes lang ng konti. Kailangan nga lang, hindi ka lang ganun masyado kabilis kagaya ng dating ginagawa mo, no? So, pakikita ko sa inyo, sana po ay makatulong po sa inyo, no? Kung paano po ang pagpapatakbo ng sasakyan na kapag nasira ang kambyo mo pero may kambyo pa naman pumapasok, no? So tara po, pakita ko po sa inyo. So yan, wala tayong kambyo guys. Yan, tingnan yung maigya paano kong gagawin yan. So segunda kasi wala tayong kwarta ngayon. Segunda ka, tapos dahan-dahan lang. Tersera. So timing-timing na lang po ito guys. Yan. Dahil so wala po tayong kwarta, kasi ang mag-aalalay doon sa tersera. So dediretso na po tayo ng kinta. Mo siya papunta ng kwarta dahil hindi naman papasok sa kwarta, pero ipasok mo na lang din po sa kinta. Yung po yung style na gagawin mo dyan para at least
kinta. Kaya lang, medyo alali lang po ang apak natin sa clutch at selenyado at maging sa cambio na rin po. Para at least, nakakalusot yung cambio, nakakapasok, rather. No? So I hope so guys na nakakatulong po ako sa inyo. No? Kung paano ang mag-drive ng walang cambio o sira ang cambio, paano mo ito isosurvive? No? Actually, Pampanga ako, Pamanila pa ako. So I hope so na makakarating po ako at mamaya po ay papakita ko sa inyo. Yan. So pagdating ng kompanya guys, syempre, mabigat ang karga mo. Hindi mo na magbawas pero hindi ka makakabawas eh. So ang gagawin mo lang po, magbabagal ka lang. Yan, babagalan mo lang po yung ano, wala kang babaguhin dyan, bagalan mo lang yung takbo mo, baba mo lang ng konti yung ano, yung speed mo. Kasi pagka hindi mo binagal yung takbo mo, eh hindi ka naman nakabawas, ay may pagkakataon po o posibilidad na ikaw ay bumaliktad, tumaog ang iyong sasakyan. So, aangat mo lang ng konti yung apak mo sa silinyador para at least bumagal siya. So walang problema, kahit na kurbada yan, kahit na nakakinta ka, naka-high ano ka, naka-high gear mode ka, ay wala pong problema. So yung po yung isa sa mga pamamaraan para isurvive po yung wala ka pong cambio. Guys, saka ang takbo natin, alali lang din. Ito katulad nito, pagkagaling ka ng Clark Pampanga hanggang San Fernando, yan 2 lanes yan eh. Pwede ka dyan magpalipat-lipat, walang problema. Pero kapag ganyan may problema, aberya sa sasakyan mo, huwag ka pong lilipat yan kasi fast lane yan. Dito ka lang po sa ano, sa outer lane. Kasi dito, kaya mo pang kontrolin na ng takbo mo. Kasi nga, may problema ang cambio mo. Pero pag dyan, nagkaroon ng aberya, hindi ka po makakapag-cambio basta-basta. Kasi, yun nga po, may problema ang cambio. Kaya kailangan, dito lang po tayo. At ang takbo, medyo bagalan ng konti. 80, okay na yan. Or, kung talagang ano, medyo kabado ka, 60, walang problema. Hindi ka naman uli ng 60 rito. Kasi, yun ang pinakamababang takbo ito. So, yun po guys, yung tip. Paano mo isosurvive kapag sira ang cambio ng iyong sasakyan. So mag-tease ka lang muna, nakaapak ang paa mo sa clutch, nakaapak din sa preno habang traffic. Ganun talaga, kailangan natin na ano, makasurvive, makauwi ng garahe. So yun lang po yung technique, no? Lagi mo lang itong isigunda, huwag mo na inyo-neutral kasi may problema nga ang cambio mo. Hindi mahirap-mahirapan ang bumalik, no? So I hope so nakatulong ako sa inyo. So guys, napakahirap ng ganito na ang cambio mo ay naglolo ko, halos walang cambio. Talagang maninimbang ka. Tulad nito sa EDSA. Ayan o, trafikan pa naman. Talagang ingat ka kasi baka mamaya makasagi ka eh. Wala kasi ibang cambio inasaan, wala kang kwarta. Ayan, eh ngayon ang EDSA pa naman. Tingnan nyo naman ang EDSA ngayon, masyadong masikip. Gawa ng may mga barrier na kasi. Napakahirap, mahirap talaga survive pagka ang cambio mo isira. Talagang hanggat maaari, talagang alerto ka. Ayan, katulad yan o. Mga sasakyan na halos dikit-dikit na. Wala kang ibang kung anong cambio. Yan o, ahunin pa naman to. So dito, ang diskarte pagka ganitong ahunin. Half-clutch ka lang, tapos nakasigunda ka lang na halimbawa, ganyan ang problema. Half-clutch mo lang. Kasi hindi ka nga makaka-neutral eh. Gawa na ng ano eh, wala na eh. Nauubos na yung, kumbaga, pawala na eh. Pagka ganyan talaga, mauubos yan, pati atras nga, mawawala na rin. So, pagkata niya na trafikan, wala, hindi ka na mag-neutral, tercera, diretso ka na lang ng segunda. Hindi ka na makaka-neutral niya kasi wala na nga eh, wala na pumapasok talaga eh, hindi na siya nakaka-neutral. So, pilitin mo na lang na tercera,
umaakyat ng baba ng segunda, basta nakalali ka lang palagi sa clutch pati preno. Kasi isang pagkakamali mo talaga, lalo pat yan doon trapikan, ayan, katulad yan. Tulad yan ahunin. Yan, o, kailangan naka-clutch ka rito. Yan o. Kasi di, may posibilidad makatras ka eh. Yan, nakikita nyo, sana papakinggan nyo yung tunog ng ano, ng sasakyan ko. Yan, ang hirap, napakahirap. Pero kailangan natin may survive to, may uwi ang sasakyan, may deliver ang ano, kasi andito ang bayad namin eh. Dito kami mababayaran eh. Ganun talaga. Salamat talaga sa Diyos kung makakaabot talaga. So I hope so na may natutunan po kayo sa aking mga tinatapik ngayon. Okay. So guys, pagka ganyan yan, traffic niyan, makikiramdam ka talaga kasi naglulusutan yung mga yan, mga kotseng yan. Eh paano mo gagawin? Eh wala kang pangontra ng ano mo kasi may problema nga ang kambi mo. So kailangan dito malakas ang paramdam mo. Alam mo ang gagawin ng kapwa mo, motorista. Iba dyan, hindi na kasi sumisenyas eh. Basta na lang pumapasok. Eh ang hirap pagka ganyan. Yan o. Bakit na naman tayo ng ahunin? Panibago na naman to. Talagang sana makababa na tayo dyan, mawala na ang traffic. Yan. So yan, konting pagkakamali mo po dyan kasi halos puro kotse lang katabi ko, halos ako lang ang truck. So kailangan talaga ingat-ingat. Yun yan, makikiramdam ka tapos yan, kagaya nyan, ayaw kang papasukin. Yan. Salamat naman sa nagbigay. Yan. Yan. Sana magtuloy-tuloy kasi once na ano yan, half clutch ka na naman dyan. Wala kang pang neutral eh. Ay, salamat. Sana nga tuloy-tuloy na. Yan. So yan guys, no, nakikita nyo, ang hirap pagkasara ang kambyo. Pero sa itinuro ng technique sa inyo, once na encounter nyo ang ganyang sitwasyon, alam nyo na ang gagawin nyo. Yun nga lang, talagang ingat-ingat lang kayo kasi hindi maiiwasan na pag nagkataon, makakasagi kayo. Kasi wala sa kondisyon ang sasakyan nyo. Ang kambyo nyo, pinakaano nyo, kinta, hindi kayo makapagwarta, eh mabilis ang kinta. So kailangan nakaalala kayo palagi sa preno para at least kasi minsan kahit na magbabagal ka once na kinta ang kambyo mo, hindi pa rin basta papasok yan kasi mataas na kambyo yan eh, nasa high mode of ano yan, transmission yang ano to yang kinta. So ganun lang po, yan ang technique once may encounter nyo. I hope so na nag-enjoy kayo at may natutunan na naman muli sa ating tasking ngayong araw na ito kung paano survive ang biyahe mo, ang sasakyan mo iwi nang wala ng kambyo or naglolo ko ng kambyo. Kaya katulad nga no, hindi ka na makakakawarta, kinta diretso kasi nga wala eh. So paano po, bye bye, God bless na lang po. Makakarating na po kami, malapit na. So ayan guys, nakarating na rin kami kahit papano dito sa kliyente. Nababaan na rin, pauwi na lang ng bahay. So nakasurvive kahit papano. Ang hirap, ang hirap talaga. Pero awa naman ng Diyos. Ayun, nakasurvive, pauwi na lang ng bahay. Abangan po natin kung makakauwi pa talaga kami nito. So, napanood nyo na kung paano ang gagawin nyo once na ang inyong sasakyan ay nasira ang kambyo. Paano nyo iuwi? Or kung sakali, paano nyo dadalhin sa pagawaan? Let's say halimbawa, katulad nun, sa expressway kayo nasiraan, paano nyo susurvive ang inyong sasakyan na hindi kayo matutuwing? No? Ang iba, matataranta na yan. Pero huwag po kayo matataranta. Ganun lamang po ang technique na
inyong gagawin. Actually sa akin, pangatlong beses nang nangyari yan. Pero naiuwi ko naman po ang sasakyan. Yun nga lang, talagang mahirap. Katulad po na nakita nyo kanina, talagang napakahirap. No? Lalo na pagdating sa trafikan, mahirap talaga. Isipin mo ang kambyo ang gagamitin mo, kinta ang pinaka mataas. Eh kahit napabagalin mo ang sasakyan mo, kapag naakinta ka, wala pa rin pagbabago. Hindi po yan babagal. No? Kaya, yun lang po ang technique na inyong dapat na gawin. No? So nga po pala, no? Bilang pagpapasalamat nga po pala ulit dun sa mga nagpa-join o nagpa-member dun sa aking perks na kung tawagin. Ay maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po yan sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay patuloy nagtitiwala sa akin. Asahan nyo po, marami pa tayong mga pag-uusapang mga video o mga problema sa kalsada o mga patakaran sa kalsada, mga lumalabas sa examination. Na kahit ako, napapansin ko talagang hindi alam ng marami. So ano guys, ano ba ang mga gusto nyo pong maging topic pa natin? Ano ba ang mga gusto nyo itanong sa akin tungkol sa patakaran sa kalsada? Kung may gusto po kayong patakarang malaman o gusto pong aking ipaliwanag sa inyo, ay wala po kayong ibang gagawin, just leave the comment below para po kapag aking nabasa yan ay aking pong bibigyan ng daan, aking pong pag-aaralan, at nang sa gayon ay inyo pong malaman. So maraming salamat po sa inyo at sa inyong pagtitiwala sa aking Papa Road Love Safety Driving and Road Tips. So paano? Inaasahan kong nakatulong na naman ako sa inyo ngayong araw na ito. Nabigyan ko na naman kayo ng panibagong impormasyon. Nadagdagan na naman po ang inyong kaalaman pagdating sa kalsada. Lalo na, yun nga, ulitin ko, kapag nasira ang kambyo mo, ano ang gagawin mo para lang ikaw ay makauwi ng bahay nyo, or else madala mo sa pagawaan ang sasakyan mo. No? So, kung hindi pa po kita, kaibigan o subscribers, wala ka pong ibang gagawin kundi syempre subscribe mo yung channel ko, press mo ang notification bell, and paki-like and share it to others. Maraming salamat po at sana po ay patuloy na po pong tangkilikin ang aking channel. Maraming salamat, maraming salamat. Muli po ang aking paalala sa mga motorista o driver na kagaya ko, huwag po tayo palaging nagmamadali. Dahil baka imbis na ikaw ay mapadali, sa aksidente, ikaw ay mapagawi. Ating buhay, ingatan palagi. Isipin mo ang pamilya nating naghihintay sa ating pag-uwi. Ingat. God bless. This is your Papa Road Love. Patuloy pong nagpapasalamat sa inyo. Bye-bye. God bless. See you on my next vlog. Hasta la vista, baby. Mwah.